Dahil nga sa magandang performance na ginawa ni JB sa debut game niya kontra Lebanon, ayon sa isang source mga ka-O-Sports, nakapag-decide na nga daw pala si Coach Chot Reyes kung sino nga daw ba ang paglalaruin kina Jordan Clarkson at Justin Brownlee. Gusto lang daw nila tapusin ang last game nila sa final window kontra Jordan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Clarkson dito kung sakasakali mga ka-O-Sports? At ano ang basehan ni Coach Chot Reyes? Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell button para like ko yung notify sa mga latest videos ko. Tara, at pag-usapan na natin yan. Excited niyang maglaro si Justin Brownlee sa first game niya na maglaro at suot ang Gilas jersey uniform. At kitang-kita nga sa mukha niya ang kasiyahan at napicturan pa nga siya ng kanyang teammate na si Bobby Ray Parks. Sa unang game niya nga mga ka-O-Sports, mahalata mo ang advantage ni JB kontra kay Jordan Clarkson. Bukod sa kilala niya na nga halos lahat ng kanyang teammates dahil alam niya na nga ang playing style ng kakampi niya sa Gilas at alam niya ang strength and weaknesses nila. Unlike kay Clarkson na hindi nga ganong kasolid ang chemistry na nabilid niya sa Gilas players nung naglaro nga siya dati. At yun nga ang isa sa napansin ko mga ka-O-Sports. Kung kailan lang kasi available si Clarkson, doon lang siya nakaka-uwi at nakakapag-practice sa Gilas kasama ng mga kanyang kakampi. Nung si Brownlee, ang ganda nga ng flow ng offense nila, yung naturalized import nila at nandoon nga yung team effort. Lagpas 30 assists ang nagawa nga nila sa Gilas that game kontra Lebanon. Na sobrang ganda nga. Para sa kumpunan nila, na mahalata mo, nandoon nga yung team effort na sinasabi ko kanina. Pero nung si Jordan Clarkson yung import nila dati kontra Lebanon, more on isolation play ang ginagawa nga ng Gilas. Kasi parang hinahayaan nilang itong dumiskarte umiscore at kakat na nga lang sila kapag nahihirapan na nga si Clarkson. Hindi nga ganun kaganda ang offense nito at ilang beses na nga nangyari yon, especially kada maglalaro nga si Clarkson sa kanilang koponan. Hindi ko sa minamalit si Clarkson mga ka-O-Sports ha, pero NBA caliber yan. Number 2 best scorer nga yan ng Utah Jazz sa ngayon. Siyempre, kaso magkaiba talaga sila ng playing style unlike kay ngay Justin Brownlee. Pero for me mga ka-O-Sports, kung mabibigyan nga lang ng mahabang oras para makapag-practice nga si Clarkson kasama ang Gilas players, for sure maganda ang kalabasan nito. Kulang lang sa familiarity. Ang yun lang ang nakikita kong kulang nga dito kay JC. Unlike kay Brownlee na sobrang daming time makapag-practice sa kakampi niya at ilang taon na nga din siya naglalaro sa Pinas. Tapos ang laking advantage din kasi na nandoon nga yung coaching staff nila na si Coach Tim na part nga ng coaching staff. Tapos ibang teammate niyang sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo. Alam kasi ng coach nila kung paano nga sila gamitin at ano ang babagay na play para nga sa kanila. Eh si Clarkson, alam nyo naman, nasa adjustment period pa nga din yan up to now. Kaya naman pag hindi nga sila maka-execute ng play, nag-aayos na nga lang talaga sila for JC. Pero yun nga mga ka-O-Sports, ayon sa isang source, magde-decide na nga daw si Coach Chot Reyes after ng game nila kontra Jordan. Sa ngayon, sobrang laki na daw ng chance ni Brownlee na ang kukuhain na nga nila bilang import ha. Lalo na kung hindi nga enough yung time na makapag-practice si Clarkson sa team. Ito ay ayon lamang sa rumors mga ka-O-Sports, nililinaw ko lang. FIBA World na kasi ito mga ka-O-Sports, so ibang usapan na nga ito. Lalo na host country pa naman tayo. So, dapat pang malakasan na nga yung kailangan ng Gilas at yung team play ang kailangan nilang gawin. Kaso, kapag nga si Jordan Clarkson ang kukuhain nila, for sure, malaki ang market nila dito nga kay JC at madaming fans ang manunood niyan lalo. Kasi NBA player yan at kilala nga siya sa buong mundo. Unlike kay Brownlee na dito nga lang siya kilala. Kaya in terms of market or kung saan nga kikita ang Gilas, lamang nga si Jordan Clarkson at mas kikita nga ang Gilas doon. Kung usapang team effort at familiarity naman, diyan naman lamang nga si Justin Brownlee. Kaya mahirap nga sa part ito ni Coach Chot Reyes. Kaya sana lang hindi nga magkamali ng desisyon si Coach Chot dahil napakabihira nga lang na mabigyan ng chance na mag-host nga tayo dito sa Pilipinas ng FIBA World.
at andoon nga yung mga kalidad na players. At isang karangalan na din syempre, kapag makapasok nga tayo kahit at least lang sa second round ng tournament. Ayun lang, kung sakasakali lang ah, kung si JB na talaga kuwain ng gilas, baka mag-iba na naman nga ang tingin dito ni Clarkson, especially matagal nga siya nito kinukulit. Tapos biglang gano'n na lang dahil sa pinakita ng maganda ni Brownlee, papalitan na nga lang siya. At baka mahirapan na nga tayo ulit nakakuha ng Phil-Am para maglaro nga sa gilas. Pero kung kayong tatanungin mga ka-O-Sports, sino ang mas pipiliin ninyo at magbabagay nga sa laro ng Gilas Pilipinas? Si Justin Brownlee ba? Or si Jordan Clarkson? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O-Sports. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo. At salamat ulit sa panonood at sa suporta sa akin channel. Mag-ingat kayo palagi. Peace out!